tagal ng upload ko, hindi ko alam, naka 6 days na pala yung last kong upload. Like, I lost track of time. Kala ko ano pa lang, 3 days pa lang, tagal ko na pa lang di nag-upload ng video. So, I told myself, mali yung ganun. Dapat idamihan ko na yung ano ko, yung upload ko. I have a lot of things to share with you. Ang saya ng past weeks and days ko, and I owe it to my decisions in life, because I feel like I'm more fulfilled now. I feel like mas gusto ko yung daily routine ko and may mas purpose ako. You guys know that I entered law school and we started classes. Manageable pa naman, maski pa paano. Pangtao pa naman yung schedule. Pero humihirap na siya. But then, since nagpo-progress ka na, mas nakikita mo yung ano, mas nakikita mo yung mga areas na kailangan mong i-improve sa sarili mo. And at the same time, mas ano ka, mas nakikita mo yung routine and yung flow mo, which later on you can improve. And it's the same thing for me. To be honest, for the first 2 weeks as a working student, ano talaga siya? It has been a struggle. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan ko siyang pagsabayin. Kailangan kong i-manage yung time, work, and school. And kung kinaya ng iba, dapat kaya ko rin. So that's what I've been going through for the past days. It was such a great week talaga. So yun, update ko kayo. Ang dami ko pang gustong share tsaka gawin for today. Ito yung from Pancake House na sauce. Then, kuha tayo ng binili ko sa kanto. 75 pesos na. We'll just cook the pasta. Tapos, i-microwave ko lang. So, yes. Let's start cooking para kain na. Okay. Ito na yung food natin. Kakain muna ako bago ko mag-aral. Gusto kong iluto yung french fries later. Inumin ko muna itong natira ko eh. Yesterday. Hindi ko alam kung masarap pa to. Yan na lang. Yum! Lagyan ko ng cheese. Dami nito pero kung ano lang yung maubos ko. Let's eat now. First bite. Dami nito. Sarap. If you wanna buy Pancake House sauce na ganito. You can buy some store mismo ng Pancake House. I got mine for, ano, I got mine for $4.50. Sarap kasi talaga. And my soda. Sarap. But very mali for the morning. Dead mana. Sarap. Gusto ko pa actually magluto ng fries. Tarto na lang. Natamad na rin ako. Lately, nagkaroon ako ng wake-up call sa sarili ko sa law school. We're going on our third week. Ganun lang. Ang bilis. Dami ko na-realize yesterday. And so, if you're following this channel and you're waiting for some law school update, I realized a lot of things.
And mapapaano ka nalang, ah, ganito pala dito. Ay, ganun pala yun. Ganun. Papaganon ka. Baka itira ko itong iba sa ano, dinner. Dahil kailangan ko talaga mag-aral. I'll just finish my food. Numin ko to. Medyo matigas na siya, pero... Hindi ko alam ano yan eh. Pero konti na lang laman kasi ng ref ko. Oh my God, sobrang sarap! Grabe, nag-hesitate pa ako nung bumili nito nung... Ang gulo ng hair ko. Nag-hesitate pa akong bumili nito nung nasa Korea ako. Oh my God, sobrang sarap! Sobrang sarap ng mga famous drinks sa ano, sa Korea. Ang sarap! So this is me driving back to Manila ng ganito kagabi kasi di tayo pwedeng magpaumaga kasi aantokin ako ng madla. So uwi muna. Hi! Sobrang naloka na ako, nakapagod na ako today. It was a really good week, to be honest. Siyempre, update ko kayo sa ating ano, law school journey. I'm gonna share my first receipt. Dami kasing suspension ng classes dahil sobrang lakas ng bagyo. Alam mo yun, back to back yung bagyo. So, my first ever receipt, medyo okay siya kasi parang pumayag yung prof ng volunteer lang, na volunteer system lang. So, that is for one of our major subjects, which is persons. Tapos, ako honestly, I'm the type of person, and even sa work, I will not give my best on my first month, first 2 weeks, ganun. Kasi gusto ko, papakiramdaman ko, I'm trying to weigh things sa sarili ko, paano ko siya i-approach. And I wanna have a clear mind. That's bad, ha? Kasi first day pa lang ng class will affect your grade na. So after ng intros nyo, jump na agad yan ng, ano, ng discussion. So, it's bad ha, pero kasi kinaya ko naman, and kahit sa work ganun ako, I will not give my best shot on my first month. Lagi kong pinapakiramdaman yung mga taong nakapaligid sa akin, who should I trust. Minsan, paiba-iba ako minsan ng attitude towards things, para lang I know how to approach things with people. Tinitimpla mo, kumbaga. So, that's like my first month. Bakit? You might be asking. That's my game plan. Kasi, 5 years mo sila potentially makakasama. And in my head, what I am manifesting, wala akong bagsak, lahat ako pasado hanggang makatapos. Okay. Hindi ko sinasabing I'm aiming for high grades, ah, because that's really impossible for a working student. Ang hirap talaga. And, yung work ko, everyday ako pumapasok. To be honest, dapat nga, in the next coming days, tama ba? Ano ba ngayon? August something. Dapat meron kaming, dapat Rojas. Dapat kasi, every time that there are openings, that pumupunta ako doon. Pero hindi ko na nga siya maisingit kasi nga, wala. Law school everyday yung pasok ko eh. So, I am saying it's a bad thing na not to give your best. Pero kasi, kung ganun kang type ng tao, baka ma-handle mo. In my case, hindi ko talaga bibigay yung very best ko on the first month. Doon lang ako sa tipong papakiramdaman ko, paano ba estilo ng prof? Ano ba yung mga patterns? Ano ba yung mga references? Paano ba siya magturo? Ganon. Paano ba sumagot yung mga kaklase ko? Ano ba yung gusto niya? In short, on the safe side ka lang. Pero naninimbang ka rin doon sa mga taong nakapaligid sa'yo. Sino kaya dito yung makakasama mo ng matagal? Ganon. Mapili kasi ako sa tao eh. So, parang kung hindi ako sasamahan mula umpisa hanggang dulo, wag na lang. Because I feel like friendship, you need to invest time and effort na rin. Lalo na sa gantong edad. Eh, lahat kami doon nasa working block. Well, majority hindi naman nag-work eh. Yung iba pa work from home. So, kaming mga talagang nagtatrabaho on-site, pagod na pagod, hirap na hirap. So, may disparity agad. So, ang ginagawa ko, on the first month, tinitimbang ko talaga lahat-lahat ng mga scenarios, ganyan.
After 1 month doon, yun na yung strategy ko. Doon na ako aariba. Ah, ganito pala yung prof na to. Ah, ganito pala siya. And there's nothing wrong with that strategy kasi what will you lose? Like say, 2 to 3 weeks na hindi ka masyado nag-participate, pwedeng-pwede mo yun bawiin. At mababawi mo pa yun. And that's fine, di ba? Kasi sisimula pa lang kayo eh. There's still room for improvement. And at the same time, parang mas forgiving yung mga professor kasi alam na, ah, first month pa lang nila. And ano yun, totoo yun ah. May mga professors na naiintindihan nila kasi yung mga lawyers, naging estudyante lang yun, ganun din sila. Yung iba pa nga, makakausap mo, sabi nila, baka nga, mas bopols pa ako sa'yo, mas banu pa ako sa'yo, mas wala kong sense nung first year, first sem ko. Yung ganun. So, going back, yun yung first recit ko. Yeah, volunteer system siya. So, parang okay na okay kaming lahat. Kasi, ang swerte nung mga nakapag-recite, kasi maski pa paano, di ba, may grade sila. Tapos, nasuspend yung classes noon. Tapos, yung sunod ko na recit, which is in Constilo, may system yung prof. Naswertihan ko na kami yung last four na tatawagin for the next meeting. So, ibig sabihin, alam na namin kung ano yung case na matatapat sa amin. Unlike yung mga iba naming kaklase na kailangan talaga nilang aralin. So, naswertihan ko, basta ba yung iPad ko? Ang grade ko doon, 9.8 over 10. So, parang very happy ako doon kasi maganda yung naging recitation ko. Doon mahirap yung case na natapat sa akin. Tinanong ko pa doon sa gumawa ng digest kung ano yung pagkakaintindi niya. Buti na lang, tinulungan ako. So, yeah, my first recit was really good. I would say, sinuwerte, sobra akong magdasal. Talagang, baka lang ano, natapat lang ng okay. Pero, yung sumunod na recit ko, I remember that was for persons and family relations. I was able to explain the doctrine or the question of the professor dun sa subject matter na nasa syllabus. Pero, yung follow-up question niya wala, nangangana ako. Ibig sabihin, binasa ko yung provision, binasa ko yung concept, pero hindi na-retain sa akin kung ano yung binasa ko. Hindi ko siya naintindihan. Tapos when I was going through my notes, nandun siya, nakasulat siya sa notes ko. So ibig sabihin, siguro natakot lang ako sa kanya because, primarily because, admittedly, hindi talaga ako nag-aral nung araw na yun. Kasi sabi ko sa inyo, hindi nga ako nag-aaral eh. Kahit sa work, di ako nag-exert ng effort. Kunyari, bago ako sa trabaho, first month ko. Hindi, nakikiramdam lang ako sa paligid ko. Ganun akong na type ng tao talaga. If I'll be presented or if I'll be exposed in a place na bago sa akin, lagi akong naninimbang. I weigh things, I observe. Paano ba, ano kayong estilo niya? Tapos tsaka ako mag-strategize on my own. Kasi, alam nyo, okay lang magkamali sa simula. Mas okay pa nga yun eh. Kesa naman sa dulo ka na mawala ng energy or pumalpak, ba? Diba? I'd rather have this slow pace for now. I'm just waiting for my 1 month. Actually, this next week, 1 month na ako sa law school. Considering the suspension of classes ha. Kumbaga parang, sige, tanggalin na natin yun. Yun talagang nilagi ko sa law school, mag 1 month na. So, sabi ko sa self ko, okay na rin. At eto ha, mag-1 month na kami, meron pa kaming isang professor na hindi pa namin nakikilala. Buti nga yung isa, nagpakita na. So, parang thankful na kami kasi nagpakita na siya. Pero yung isa hindi pa. So, mag-1 month na yun na. Because of the suspension of classes. So, there are makeup classes. So, ang recitation naman, sa lahat naman ng law student, they can share na nerve-wracking siya. Parang everyday na lang kabado kami sa buhay namin. Parang kahit hindi ako nagkakape, nagpapalpitate na ako. Buong katawan ko na hindi na alam anong gagawin. And that's because hindi ako nag-aral, ha? Hindi talaga ako nag-aral. Hindi ko rin alam paano ko nasusurvive yung first 3 weeks na yun na wala talaga. Hindi ko alam paano ko siya nasurvive. Kasi nakakahiya rin kasi magagaling din yung classmates ko. As in, ag-aaral talaga sila. And some of them kasi talaga hindi nag-work eh. So may time talaga sila. Tapos yung iba pa doon, nag-resign, humanap ng work na, okay, ako, I cannot forgo the lifestyle that I have right now. So hindi sa akin option na mag-resign. Hindi sa akin option yung kumanap ng trabaho na clerical lang. Tas mababa yung sweldo, hindi ko kaya kasi I have bills to pay. Yun yung pinaka mahirap din sa akin. So,
Ako nag-aaral na ako sa desk ko, lahat na ng pamamaraan. Hindi na ako nahihiya kasi ang mahal ng tuition, so I really need to study maski pa paano. Pero when I say study, talagang browse. Kasi I told you nga, 'di ba? I'm waiting for the first month na matapos na. So dumadami na nang dumadami, nagpa-pile up na siya. Pag nasa office ako, inaaral ko yung mga nilagpasan ko. Kasi nga, 'di ba, hindi ako nag-aaral. So ngayon, dahil nga going first month na, ay going one month na, yun, nagsa-start na ako. And mahilig kasi akong audiovisual kasi ako eh. The type of ano, yung sa Briggs-Meyer ko, audiovisual ako, tapos ENTJA. So minsan, kapag kunyari, nakikinig ako sa teacher or may nagsasalita, nare-retain siya sa, madalas sa utak ko. Pero hindi ko gusto yung maingay na nag-aaral kapag sa library. Wag naman ganun. Pero kapag may nagle-lecture, yun, gustong-gusto ko yun. And sa law school, hindi kadalasan ng professor ganun eh. Talagang yung sistema talaga niya, you study on your own. Parang you immerse yourself sa law school ng sarili mo. So yun, I try to maintain parang muna that balance. Kasi mababaliw ka din talaga if masyado mo ding ipinush yung sarili mo. Hindi ka man lang nag-step back at nag-strategize on your own. Kasi sasabihin na lang mga ibang tao, aral lang ng aral. Ang naniniwala ko kasi yung lahat talaga may formula. Mayroon talagang ano, you can strategize. Kasi ever since na nag-start na ako sa corp, laging nasa isip ko, work smart. Parang laging work smart, there's like a way. Pero yung parang, hindi ko na masyadong, may nahirapan na akong balikan yung mga old ko na cases. Yun, dun ko, ngayon talagang, I'm trying to make up for it. Kasi, totoo na talaga na, ayan na, na-used to na kami, natututo na kami paano mag-digest, naiintindihan ko na rin siya fully, how to do it. So, naging maganda yung adjustment period, in a way. Ang mahirap lang dito, sa ngayon, yung pagsasabayin mo na talaga yung work, tapos aral. Kasi, first month, I guess, magiging mabait pa yung professors kasi all in all, parang dalawa or tatlong beses pa lang talaga namin sila na meet. Seryoso ah, dalawa, apat, ganun. Sobrang bilang pa lang. Kasi yung suspension ng classes, tapos diba meron pang ano, marami pa ulit holidays ng August. So diba, yun, aral pa rin yun, aral mode pa rin yun. And I like what I'm doing, I like what I'm studying, kaya ko siya. In that one month kasi, gusto ko rin masabi sa sarili ko if I made the right decision. At this age of 27, a lot of my friends are settling down. They are, you know, doing something else, probably working, planning to also settle down. Parang hindi rin biro to have that decision na, sige nga, mag-try ako mag-enter ng law school. Hindi siya biro. Hindi siya yung parang bigla-bigla na lang naisip ko. Hindi siya ganun. It's something that I really have to sit down with myself and family pag ako mag-decide doon. Ngayon, yung finally nakita ko na kung paano siya, paano yung mga tao, yung gravity ng work na kailangan mong iaral. Sabi ko, I made the right decision kasi I'm really happy. I really feel fulfilled. Kahit naantok na ako sa klase, sabi ko, kaya ko tong ilaban hanggang dulo. That's itong weekend, I'm gonna make sure to really start the grind. Yun totoo na talaga, hindi yung tipong may mga gusto pa akong i-observe or what. Yan, tapos makikita mo rin dyan, makikita mo na dyan kung sino yung mga magiging kaibigan mo, kung sino yung katulad mo ng position, kung sino yung tipong talagang aral na aral, mga bida-bida, makikita mo na rin. Well, ako rin naman kasi bida-bida kasi yun na lang yung way mo para makabawi sa recit. Yung participation ba? Na somehow makilala ka ng prof in a way, but that's not a guarantee kasi kailangan pa rin maayos yung recit mo tsaka yung exams mo. Eh ako, grabe, quiz ko, first quiz ko, surprise quiz, but it will be credited sa recitation namin. Zero. Bokya. Kasi takot na takot ako sa because there are two professors sitting in for that class. Takot na takot ako kasi hindi nga ako nag-aral because I told you nga on the first month hindi nga ako nag-aral, gusto ko lang makita how is it. Tapos sabi ko, nanginginig talaga ako sa kaba. So nagpanggap ako na meron akong meeting sa labas. I went out for 30 minutes
And that's the worst decision na gagawin ko kasi na-miss ko yung class at yung class pa naman na tinuro for that specific 30 minutes na lumabas ako, yun yung lumabas sa surprise quiz. Kaya nag-surprise quiz na, zero tayo. Kasi yun nga yung 30 minutes na nagpanggap akong kunyari may meeting ako. Pero totoo, nasa library ako, nagbabasa ako ng mabilisan kasi wala akong alam. Tapos yun pa yung time na tinuturo yung ilalagay sa surprise quiz. See? Yun. So, tapangan lang. And I really don't like printing, ha? Ayoko nalaga. Kasi siguro sanay na ako sa corporate, eh. Paperless na kami sa work, eh. Ayoko ng ganito. It's so draining yung pag-print. Eh, computerized naman na rin sa bar. But, yeah, nag-ganto-ganto. Print, ganyan. Nanghinang ako sa papel. At syempre, yung sa pa-print, nakapanghinayang. But yeah, you have to print those kasi may mga professors na ayaw nila ng, ano, ng devices. Like, ilang dalawang beses na ako napagalitan kasi I'm using my device. Hindi ko naman masabi na nanghihinayang ako mag-print. Pero ganun, ipiprint po talaga. Okay sa akin yung sulat-sulat, ha. But you cannot write all this, ha. Ano lang to, ha. First meeting lang tayo, first meeting. Mga one session lang to of a 1.5 class. Ganyan na siya karami. Paano pa yung for the week? Kung maabot ako talaga per class lang yun ng 1 hour or 2 hours, ha? Maabot talaga ako 60 to 70 pages ng ganito. Every day! Nakakapanghinayang. Now, you're gonna say na sulatan mo na lang yung likod. Of course! Sinusulatan talaga yung likod, but it doesn't change the fact that you have to print it all. Diba? So, yan. Happy, but at the same time, wake-up call siya na ayan, nakita mo na ano yung first month. Nakita mo na kung paano yung mga tao. I already learned how to unlearn things. Ano mo yun? Starting new with everything. Fresh start talaga siya, ganyan. So, dapat, ano na, babawi na. Kumbaga, ito na, this is like the real game already. So, yun. My goal is just to pass this semester. Sabi nga nila mag-aim ka ng mas malaki. Let's see. But for now, that's what I know. Kasi sabi ko, second sem, dun ako talaga babawi ng sobra-sobra. First sem, yeah, ayusin pa rin natin, syempre. So yeah, that's my update.